Senator Manny Pacquiao ang lokasyon ni dating Congressman Arnie Teves. Nakita niya raw ito sa Timor-Leste, pero hindi talaga si Teves ang kanyang pakay. May mga video pa ng pagkikita. Yan ang tinutukan ni Salima Refrang. Sa mainit na pagsalubong na ito ng mga Timorese kay dating Senador Manny Pacquiao sa Timor-Leste kahapon, makikitang niyakap siya ng isang lalaking nakaputi na may tila binulong. Kasama na siyang naglakad at minsan pang umakbay kay Pacquiao at nag-usap sa isang punto. Pagkumpirma ni Pacquiao, ang lalaki ay ang sinibak na congressman na si Arnie Teves. Iyon! Nakita po natin sa balita, kumpirmado na sa Timor-Leste ito pong si dating congressman Arnulfo Teves at kasama itong si Congress dating Senador Manny Pacquiao. Pero bago kayo magalit kay Senator Manny Pacquiao, lilinawin sa balita na hindi niya po inexpect na makikita niya di umano si Congressman Teves diyan po sa Timor-Leste. Ito pong si Congressman Arnulfo Teves ay pinaghahanap po ito ng batas. Wanted sa batas ito pong si Teves. At sa nakalipas po ng mga buwan, hindi po malaman ang partikular na lokasyon niya. Subalit sa nakita po nating balita, kinumpirma na po ito ng dating senador na si Manny Pacquiao na nagkita nga po sila dyan po sa Timor-Leste. At dahil po dyan, tingin natin mukhang mapapadali na po sa ating gobyerno. We are hoping na mahuli po kinalaunan sa pakikipagtulungan sa gobyerno po ng Timor-Leste. Ito pong nagtatago sa batas na si Arnulfo Teves. Siya po ay wanted sa samut-saring kaso. Isa po dito yung pagkakapatay sa tatlong katao noong 2019 at ang pinaka-latest noong March 4, 2023 kung saan napatay si Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa at pagkakasugat at almost pagkakapatay sa 16 na katao pa. Yan po ay nagdulot ng malawakang takot sa mamamayan po ng Negros Oriental. Kaya naman, ayon sa naging determinasyon ng probable cause ng ating Anti-Terrorism Council, itinalaga po nila itong si Arnulfo Teves bilang isang terorista kasama po ang Teves Terrorist Group na binubuo po ng hindi bababa sa 13 katao. Sila po ay technically terorista na kinikilala ng ating gobyerno. Panoorin po natin muli ang balita sa GMA kaugnay po ng pagkikita nitong si Senator Manny Pacquiao at saka si Arnulfo Teves. Na nakita niya ulit kinagabihan sa hapunang inorganisa ng gobyerno ng Timor-Leste at boxing groups. Wala raw silang pag-uusap. Hindi umano alam ni Pacquiao na naroon si Teves at hindi siya ang kanyang pakay. Yan ha, nililinaw ha. I'm sorry na napindot ko yung ano. Nililinaw po ng kampo ni Senator Manny Pacquiao na hindi naman daw po siya ang pakay dyan, itong si Pacquiao. Saka idagdag na rin pala natin, mukhang matutuloy na po ang laban sa ikalawang pagkakataon nitong si Pacquiao, boxing naman po ito, saka si Mayweather. Anyway, balik po tayo dito. Groups. Wala raw silang pag-uusap. Hindi umano alam ni Pacquiao na naroon si Teves at hindi siya ang kanyang pakay. Bumisita raw ang dating senador dahil sa imbitasyon ng gobyerno nito para sa kanilang Independence Day. Ang Embahada ng Pilipinas sa Timor-Leste tumanggi magbigay ng panayam patungkol kay Teves. Wala rin daw itong papel sa pagbisita ni Pacquiao na direkta raw ang koordinasyon sa Timor-Leste government. Bago nito, nag-apply ng asylum si Teves sa Timor-Leste. Pero tumanggi ang huli. Sa gitna pa rin ang patong-patong na mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa. Noong Agosto, dinesignate ng Anti-Terrorism Council si Teves na terorista at leader ng Teves Terrorist Group. Ayon sa Department of Justice, nagpapatuloy ang mga operasyon nila. Ito na ang magandang punto dito, mga tol. Macha-challenge ngayon ang kakayahan po ng gobyerno natin sa kasalukuyan na hulihin ito pong si Arnulfo Teves. Kasi lantad na talaga sa publiko kung nasaan siya. Eh, makailang beses po iyang itinago nitong si Teves kapag siya po ay nagpapa-interview sa harapan po ng publiko. Sinasabi niya, bahala kayong mag-isip kung nasaan ako, hindi siya nakumasagot kung saang location siya. Pero tama, after all, ang sinasabi ng ating gobyerno sa pangunguna ng Department of Justice Secretary na si Boyeng Remulla.
na itong si Tevez, naglaro lamang ito sa mga bansang Timor-Leste, Cambodia at Thailand. At dahil po dito, tumpak na tumpak sa Timor-Leste nga siya kung saan, humingi po siya rito ng political asylum, bagamat ito po ay na-deny ng gobyerno po ng Timor-Leste. Pankay Tevez, kahit walang extradition treaty ang Pilipinas sa Timor-Leste. The cooperation and the communication between the two governments has been very fruitful. Marami na pong napag-usapan and our operations are based on those communications between the two governments. So, of course, dahil nagpakita na talaga siya, we will further intensify our operation and speed up the process. Nasa Malacanang na rin daw ang isusubmiting request sa United Nations para ma-turn over sa Pilipinas ang isang tinuturing na wanted na terorista. Para sa GMA Integrated News... And paano ba ang proseso na dapat gawin dyan ng ating gobyerno? Katulad po nung nadinig natin kay spokesperson ng DOJ na si Attorney Mike Labano, coordination ang kailangan dyan. Saka lalong-lalo na sa ating International Criminal Police Organization. Though medyo masakit na katotohanan na dinig natin, mukhang walang extradition treaty ang bansa po natin sa Timor-Leste, hindi po natin mapipwersa ito ngayong Timor-Leste na hulihin nila ito pong si Arnulfo Tevez at saka dalhin po rito sa Pilipinas o sunduin doon ng ating ahente at ibalik po rito sa Pilipinas. Kaya napakahalaga ngayon dito, papasok ngayon yung pagkakadesignate kay Arnulfo Tevez bilang isang terorista. Kasi kapag ka terorista na po ang pinag-uusapan, meron pong obligation ng lahat ng Estado na tumulong na labanan ang terorista, ang terrorism. At kapag ka ang isang terorista na nagtatago sa kanilang bansa, obligated po silang makipagtulungan na mahuli ang isang teroristang nagtatago sa kanilang bansa. Ano ang damdamin po dito ng Negros Oriental? Hindi natin alam kasi may mga sumusuporta kay Arnulfo Tevez at naniniwala sila na siya po ay inosente. Pero dito po sa isang Facebook page na nakabase po sa Negros Oriental, ang kanilang pangalan ay Breaking News Negros Oriental. Meron po itong 56,000 followers. Sila po ay naglabas ng saloobin sa punto na ito. Una po itong lumabas, umutok sa balita sa kanilang page, kung hindi ako nagkakamali, o sa mga vlogger na sumusuporta sa kampo ng Degamo. Isa po rito si Tim Kuling na ating kaibigan na si Makmak Pablo. Bagamat magkaiba man kami ng paniniwalang politikal, pagdating dito sa suporta sa gobyerno regarding sa ginawa nitong si Tevez ay nagkakaisa po kami. Basahin po natin ang post ng Breaking News Negros Oriental. Ayon po sa kanila, ang pagkikita ni na Arnie Tevez at Manny Pacquiao sa Timor-Leste ay hindi dapat basta-bastang baliwalain ng ating mga otoridad. Maaari ito ay isang pagkakataon na pagtatagpo ng dalawang magkaibigan at mga political kaalyado sa ibang bansa o maaaring ito ay isang planadong pagkikita. Anuman ang mga pangyayari, may mga malalim na alalahanin na kinakailangang tugunan. Una, ngayon ay pumasok na tayo sa ikalawang buwan mula nang ideklara si Tevez at ang kanyang mga kasamahan bilang mga terorista. Kasama na ang pag-i-issue ng warrant para sa kanyang pag-aresto dahil sa mga alegasyon ng mass murder. Nakakabahala na si Tevez ay patuloy na malayang naglalakad-lakad sa Timor-Leste kahit nakasama ang mga opisyal ng gobyerno, pulis, at militar sa mga pampublikong kaganapan. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng mga malalim na tanong hinggil sa dedikasyon ng mga otoridad ng Timor-Leste na dakpin ang isang hinahanap sa batas. Putulin ko muna ang binabasa ko at kailangan maipaliwanag po natin ito po sa publiko. Alam niyo po, ang paglabag sa criminal law ay national in character. Ibig sabihin po niyan, o meron pong tinatawag na territoriality. Hindi porkit nakalabag ng pagbatas, hindi ko kinakampihan si Tevez dito. Kailangan nyo lang maunawaan na meron pong characteristics ang applications po ng criminal law. Unang-una po dyan ang territoriality principle. Hindi porkit nakagawa ng krimen itong si Tevez dito sa Pilipinas, meron na kaagad automatic obligation ang ibang bansa para sa pagkakahuli niya kahit ito ay may warrant of arrest. Lahat po dumadaan sa proseso. Ano ang proseso na dapat pong pagdaanan yan?
Unang-una po dyan at napakahalaga ang extradition treaty sa pagitan po ng bansa. At napakinggan po natin sa balita, walang extradition treaty ang government ng Timor-Leste, kaya naman hindi po nila obligations na hulihin si Tevez at dalhin o ibalik dito sa Pilipinas. Titingnan natin kung ano ang magiging tugon dito ng ating gobyerno kung paano nila mamamaximize ang pag-designate kay Tevez bilang isang terorista. Pero hindi natin pwedeng sisihin ang Timor-Leste dahil si Tevez ay nakikihalubilo sa kanilang gobyerno, sa kanilang militar, kanilang mga otoridad o pulis dahil wala naman po silang pananagutan o obligasyon para hulihin nga po itong si Tevez. Masakit na katotohanan pero yun po ang rule of law. Tuloy po natin ang binabasa po natin. Sa pakikipag-ugnayan sa isang kilalang abogado sa International Fugitive Retrieval, itinatampok na ang bilis ay napakahalaga sa pag-aresto kay Tevez sa sandaling maipalabas ang kanyang warrant. Kinakailangan na itaas ang kanyang warrant sa US State Department, FBI at Interpol at agad na maglabas ng red notice. Ang kanyang pangalan ay dapat din idagdag sa lahat ng mga nauugnay na mga database hinggil sa terorismo sa buong mundo. Ang layunin ay makuha siya at dalhin pabalik sa Pilipinas para sa paglilitis at sapagkat kapag siya ay nagkaroon ng asylum, hindi na maaaring galawin siya ng mga otoridad ng Pilipinas at siya ay magkakaroon ng proteksyon mula sa kanyang host na bansa. May punto, ito pong sinasabi ng Facebook page na ito na breaking news sa Negros Oriental. Pero tandaan po natin how the rules operates. Hindi porket automatic na inilagay sa Interpol na si Tevez ay wanted na, outrightly tutugon ang Timor-Leste. May proseso po yung pagdadaanan. At uulitin ko lamang, wala pong extradition treaty ang ating bansa sa Timor-Leste. Kapag ka walang extradition treaty, medyo mahirap po yan. Dahil hindi mauubliga, ulit-ulitin natin yan, ang Timor-Leste government na tulungan po ang Pilipinas. Ang sana na lamang, huwag maka-impluensya ang pagpunta nitong si Senator Manny Pacquiao, dating Senator Manny Pacquiao, sa hinihiling na political asylum nito pong si Tevez diyan po sa Timor-Leste. Otherwise, kapag ka gumana ang influence nitong si Manny Pacquiao at paboran si Tevez, parang nawala na po ang pag-asa ng Pilipinas na mahuli pa itong si Tevez diyan po sa Timor-Leste. Tuloy ko po ang binabasa natin dito. Mas nakakabahala pa ay ang pagkikita. Ito na po yung pinupunto natin ni Tevez kay Manny Pacquiao. Sa unang tangkang magkaroon ng asylum si Tevez sa Timor-Leste, ang kanyang malalaking yaman at ang international na kasikatan at kapangyarihan ni Pacquiao ay maaaring magpabago ng kalagayan para kay Tevez. Oh, pero pinabubulaanan na po ito ni Senator Manny Pacquiao. Walang kaugnayan ang pagpunta niya diyan po sa Timor-Leste sa pagkikita nila ni Tevez. Nagulat na lang daw po siya at nandoon si Tevez. Ewan ko po kung totoo yun. Pero ang punto kasi kung bakit po nandoon si Pacquiao, siya po ay naimbitihan daw ng gobyerno ng Timor-Leste sa pagdiriwang po nito ng kanilang, kung di ako nagkakamali, pagkakatatag ng gobyerno. O, ganun pa man, yan po ay claim lamang ni Senador, dating Senador Manny Pacquiao, kaya it's up to you kung paniniwalaan po ninyo ang kanyang sinasabi na hindi niya alam at nagulat siya nang makita sila doon ni Tevez. Parang imposible nga lang. Ano? Tuloy natin, ito ay nagdudulot ng malaking panganib sapagkat si Arnie Tevez na makikita kasama ang isang world champion at superstar tulad ni Pacquiao ay maaaring ituring ng mga opisyal ng Timor-Leste bilang isang suporta kay Tevez at maaaring ito ay sapat upang makuha niya ang inaasam na asylum. Ako, in fairness sa government ng Timor-Leste, bagong gobyerno pa lamang sila. Tingin ko naman hindi sila magpapa-impluwensya sa isang Manny Pacquiao para magdesisyon kung ito po ba ipapayag sa political asylum na hinihiling nitong si Arnulfo Tevez. Hindi naman siguro ganun kababaw ang Timor-Leste government para magpayag sa kagustuhan nitong si Arnulfo Tevez at dahil lamang ito sa impluwensya o kasikatan nitong si Manny Pacquiao. Ganun pa man, siguro kaya sinasabi po ng page na ito para i-preempt nga yung maaaring mangyari. Probably, baka dahil po sa
balita na ito ay mag-ingay ang taong bayan, particular dito sa Pilipinas, at i-pressure ang ating gobyerno. Higit sa lahat, ang ating gobyerno, kausapin naman, direkta na, katulad ng ginagawa po nila, ang Timor-Leste government, nang sa ganon, ay magkaroon po ng maayos na katubunan para po mahuhuli itong si Arnulfo Teves. Tuloy natin, sa kabila ng mga pangyayaring ito, mahalaga para sa mga otoridad ng Pilipinas na kumilos ng mabilis at magtulungan upang kiyakin ang pag-aresto at pag-extradite kay Arnie Teves bago maipagkaloob ang anumang potensyal na asylum. Mukhang hindi yata alam ng page na ito na wala pong extradition ang ating bansa sa Timor-Leste. Anyway, ang pagkukulang na ito ay maaaring magdulot ng malalang komplikasyon sa legal at diplomatikong aspeto sa hinaharap. Yan po ang post ng Negros, Breaking News Negros Oriental, kaugnay po sa pagkikita nito pong si Manny Pacquiao at saka si Arnulfo Teves dyan po sa Timor-Leste. Sa ganang atin naman, bilang isang observer dito po sa pangyayari na ito sa buhay ni Arnulfo Teves, kung saan siya po ay inakusahan ng pagpatay sa napakaraming individual, ang tanging masasabi ko lamang dito, nagtitiwala ako sa ating gobyerno, sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Nagagawin po nito ang lahat, katulad po ng kanyang ipinangako, na maibigay po ang hustisya para po sa mga namatay at namatayan. At isa po sa pagbibigay ng hustisya, syempre, ang pagkakahuli sa inaharap nitong si Arnulfo Teves. At mangyayari lamang yan kung i-exhaust ng ating gobyerno ang lahat ng legal na remedyo at kaparaanan sa pakikipagtulungan na rin sa Timor-Leste government. Let's wait kung ano ang magiging tugon dito ng ating gobyerno. Initially, nagpahayag na po si spokesperson Clavano ng DOJ na talagang i-intensify po nila ang ugnayan sa pagitan po ng Pilipinas sa Timor-Leste, nang sa ganon, mahuli po sa lalong madaling panahon ito pong si Arnulfo Teves. Ngayon, sa huling bahagi po ng ating live streaming, mga tol, dito na rin matetest ang kakayahan po ng ating Philippine National Police and probably the National Bureau of Investigation kung paano po nila tutugunan ang challenge na ito na mahuli si Arnulfo Teves. At idamay na rin po natin na mahuli ang isang takas din sa batas na nagtatago, sabi nila, dito daw po sa Pilipinas at nandun lang daw po sa may Cordillera region, wala tayong ibang tinutukoy kung hindi si Gerald Bantag. Sila po ang mga takas sa batas. Ang naratibo po ng mga individual na ito ay iisa. Ang mga kasong isinampa daw po sa kanila ay pawang pamumulitika lamang. Unfortunately, pinaniniwalaan po ito ng kanilang mga supporter at talagang hayagan pong ipinagtatanggol sila sa harapan ng publiko. At ang pinakamasaklap pa na katotohanan, ang mga supporter na ito ay nagsusulong na patakbuhin sa pagkasenador itong partikular na si Gerald Bantag. I do not know kung itong si Arnulfo Teves ay patatakbuhin din nila sa pagkasenador sa darating na 2025. Diyan po natin makikita na ang karamihan po sa ating mga Pilipino naniniwala kung ano kadalasan ang sinasabi ng kanilang mga hinahangaan, at para sa kanila, lahat ng ginagawa po ng ating otoridad at ng ating gobyerno ay fabricated na lamang dahil pinopolitika daw po ang mga nabanggit na akusado na ngayon ay wanted sa batas. Pero sa ganang akin, naniniwala ako sa kakayahan ng ating gobyerno sa investigasyon na isinagawa, in particular ng ating National Bureau of Investigation, ng ating Philippine National Police, at ng isang pa ang reklamo na ito sa Prosecutor's Office, kinakitaan po ito ng prosecution ng probable cause, kaya po isinampa ito sa korte. Ang paniniwala ko, bagamat ako po ay hindi naman husgado, pero may karapatan naman tayong maglabas ng saloobin, naniniwala ako na itong si Arnulfo Teves at saka si Gerald Bantag ang gumawa ng mga kasalanang ibinibintang sa kanila. It's up to the court now kung paano po ito i-determine if makikipag-participate sa mangyayaring paglilitis ang dalawang nagtatago sa batas. As long as na hindi po sila makipag-participate at nagtatago, pare-parehas po tayong malalagay sa katanungan na sila po ba ay guilty or not guilty. Ayun na po ang bahalang humusga kung sila ay guilty o sila ay not guilty. Pero sa aking pananaw, kung ang pagbabasihan po natin ay mga ebidensya na inilatag sa kanila, eh syempre, dati akong polis, naniniwala ako na guilty si Gerald Bantag
at saka si Arnulfo Teves.